Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, samahan natin ang Panginoon sa pag-aalay ng banal na misang ito at upang lubos tayong makasama, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang ama, si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako? Tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beerseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay sa kanya ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin.
Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Ang Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang pagdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yung bayang wasto ang gawain, ay mahal ang poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanlang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Pagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo sa parang na parang mga tupa sa gitna na mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at haagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iyaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila
at sarapan ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan nyo. Pagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo na lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sapagkat inuusig nila kayo, kapag inuusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupunta ng lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ready ka na ba? Yan ang tanong. Paminsan-minsan naririnig ninyo sa TV. Ready ka na ba? Handa ka na ba? Handa ng ano? Handa ka na bang magpatotoo sa akin? Yes, Lord! Sabi natin. Kalawang tanong, ready ka na ba? Ano pa, Lord? Handa ka bang maghirap? Alang-alang sa akin. Nako, nakasisindak naman yan. Nakahanda nga ba tayong magtiis, maghirap, alang-alang sa Panginoon? Nakahanda ba tayong kutsain kung gumagawa tayo ng mabuti? Nakahanda ba tayong ismira ng iba? Ipagchismis pa ng iba? Ipagsalita ng masama kahit na gumagawa tayo ng mabuti? Nakahanda ba tayong magtiis alang-alang sa katotohanan at alang-alang sa Panginoon? Ready ka na ba? Sabi naman ng Panginoon, huwag kang mag-alaala. Tutulungan kita sa lahat ng pagkakataon. Ang Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa inyo. At kung kayo'y magiging tapat, maliligtas kayo. Ready ka na ba? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, inakabahan pa nga ako, pero dahil alam kong kasama ka at hindi ako nag-iisa, ready na ako, Panginoon. Tumupad sa kalooban mo, magpatotoo sa iyo, mamuhay ng tama at matuwid, kahit ano pa ang mangyari. Ready na ako, Lord. Amen. Tumayo po ang lahat. Dasalin natin ang panalangin ng bayan. Dumalangin tayo sa Panginoon na nagmamahal sa bawat isa sa atin. At sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ipadala mo sa ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu.
Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Aming Amang Diyos, alam namin na mahal mo kami at kakalingain mo kami sa lahat ng pagkakataon. Kaya't nananalig naman kami na ibibigay mo sa amin ang aming inihingi sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Yung ipinasiyang sa kahawi na krus, ang sangkatawa'y tumusin ni Jesus. Sa punong kahawi, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahawi na krus, itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krusay na daig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit
magmulat sa bulak, sa bilayay na palakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinaalala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin,
niya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ng aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong sambayanan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inianay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus,
ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kasamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Sa pamagitan ni Kristo, ngayon makamtanawa namin, Panginoon, ang mga nasagip ng buhay ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung iatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala na lang mga mimain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin sa pamagitan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Amen.
Kristo Padre.